Nagmistulang piyesta ng serbisyo publiko ang naganap sa anim na barangay ng bayan ng San Lorenzo Ruiz sa segundo distrito ng Camarines Norte nitong buwan ng Enero. Sa pangunguna ni Governor Egay Tallado, katuwang si Congresswoman Tuts Panotes at buong puwersa ng Team Gawa, ay sabayang isinagawa ang ayuda sa pandemya na paghahatid ng mga food packs at mga gamot sa mga residente ng barangay, ang payout para sa mga senior citizens at ang groundbreaking ng mga makabuluhang proyekto. Ang bayan po ng San Lorenzo, isa kayo, pangalawa kayo sa pinakamaliit na bayan sa Camarines Norte. Pero kay Egay Tallado po, wala po akong pinipili na maliit man yan o malaki. Basta tingin ko po pare-pareho eh. Tingnan po ng araw, umagaw ito, marami tayo pong project na magkakaroon ng groundbreaking. Nabanggit po ni Kapitana dito sa Mampurog, 143 million. Sa barangay Langga po, 18 million. Bubuksan na po natin yan eh. Ang labas po niyan, basod na. Ano po, yung 30 million kay Congressman Tuts Panotes, sa akin naman yung 50 million. Yung lanito po, tapos na yon. Naglaan po ako dyan ng 100 million sa laniton. So, hindi na, kung pupunta kayo ng Naga or Basod, hindi na kayo iikot ng dito ng bayan ng Daet. Yan na po kayo lulusot. So, shortcut po yan. Ang mga aktibidad ay nagbigay ng pag-asa at saya sa mga residente ng Barangay Matakong, Barangay Mampurog, at Barangay ng Langga. Bandang hapon naman ay ang mga barangay ng Dagot-Dotan, Barangay Dakulang Bolo, at Barangay ng Laniton. Kami po dito sa Barangay Matakong, ang Barangay Association of Senior Citizens ay nagpapasalamat sa financial assistance na binibigay ng ating mahal na Governor Egay Tallado. Almost 200 million itong kalsadang ito. Tapos yung propuno, meron kami gibaong gawa ron. At itong cover cord, nandiyan itong cover cord, saka si Kong Tots. Bagamat ang bayan ng San Lorenzo Ruiz ay isa sa may pinakamababang bilang ng populasyon sa Camarines Norte, siniguro ni Governor Egay Tallado na magpapatuloy ang pagsasagawa dito ng mga proyekto upang maging progresibo ang naturang bayan. George Abarca, BHTV News.